everyone, welcome again to another edition of Campo Charlie Vlogs. Today we are back at the movies and we are visiting another unique cinema here in the metro. This is Ayala Mall's 4DX cinema. And before we proceed, please don't forget to subscribe to our channel to stay updated with our upcoming videos. Tara! We visited the one in Ayala Center, Greenbelt, Makati. This is located at level 4 of Greenbelt 3. And as you noticed, napakalawak ng kanilang lobby. The ticket booths are located at level 4. And there's another level up for the main or the grand lobby of their cinema area. So as of the time when we took this video, upon checking online, there are also two more 4DX cinemas in Metro Manila. One is also from Ayala Malls in UP Town Center. And the other one, which is I think the latest or the newest one, is in Bonifacio Global City, Boni High Street Cinemas. So ayan, alam nyo na kung ano pinanood namin. Make a guess? Yes, that's Wakanda Forever. Ayan. So we watched it on its first week. Kaya medyo mahaba yung pila, kung napansin nyo. Actually, hindi nga siya masyadong mahaba na yan kasi we're taking the last full show. So here in their main lobby, napakaluwag, maraming upuan. Pwede ka rin tumambay dito sa kanilang windows, which is overlooking the skyline of the Makati CBD. And medyo nagpa-fog lang kasi yung glass nila ngayon, yung glass windows, kasi umulan. At napakalamig dito ha, kahit na malawak at open space. And I guess meron ding konting init kung tanghali kayo pupunta. This My Cinema section, I think, is for VIPs. Kanina, nung maaga-aga, may ilaw pa dyan. Nakikita ko may mga couches, more of a waiting area na parang for seniors. But I think this is exclusive. So, that's not part of our video for now. But maybe someday, try natin, diba? So, nilalakad ko ngayon yung hallway papunta sa Cinema 3 and 4 and also Cinema 5, which is the 4DX theater. So dito, carpeted ang kanilang walkway. So kahit walang bench, hindi naman nila sinasawa yung mga guests na maghintay at sumalampak dyan. Kasi malambot yung carpet, parang nasa hotel. No? So sarap maghintay. Then we noticed, no, parang nag-iisa lang tong snack bar na to for the entire movie house. So, maasahan nyo na medyo mahaba rin ang pila dito kapag malapit na mag-start yung mga schedules na kinuha nyo. At what comes with our ticket, by the way, is one regular-sized popcorn and a bottled water. Kasama na yun sa ticket price. Madami talagang IG-worthy spots dito sa lobby ng Ayala Mall Cinemas. And papasok na kami sa 4DX Theater. I'll share with you the ticket price on the screen and also on the description box. And niremind na kami ni Kuya Guard to keep the camera off while the film is ongoing. So para sa mga bago nating viewers, what we review here is the cinema or the theater experience, not the movie content na pinanood namin. So yun lang, just to set the proper expectation.
So here's how it looks inside. So hindi siya ganun kalaki. It's not a huge theater. It's actually a medium sized. And itong mga tinutukan kong blower fans, it's not just to make the place colder. May purpose talaga yan as part of the 4DX experience. Kasama na tong mga maliliit na mga holes dito. May lumalabas dyan ng mga mist or water vapor. At kasama siyang sumasabay dun sa mga blower fans na nagbibigay ng hangin right in front of the viewers or the audience face. No? Ano nga ba kasi itong 4DX cinema? If you have been to Enchanted Kingdom, similar siya dun sa technology ng Rialto. So it offers a four-dimensional viewing experience na talagang immersive siya. Para kang nasa loob mismo ng mga eksena nung pinapanood mong sine. Bagay na bagay ito kapag action or suspense. Talagang maraming mga intense na eksena at mga motion dun sa movies na pinapanood natin. So, ito, I think it's a set of 4 or 5 seats na gumagalaw at the same time. And, meron lang mga limitations to, hindi siya pang relax-relax, mind you. Sa mga gusto mag-relax sa sinehan, hindi ka makakatulog dito kasi gumagalaw yung mga yan. At hindi nare-recline yung kanilang mga backrest, hindi rin natitilt or natitiklop yung mga armrest. Talagang fix lang siya for safety reasons. And yung kanilang footrest, para siyang yung mga rides sa amusement parks. So, yun yung kanina yung hinila ko pababa dun sa upuan. And, pasensya na kasi hindi kami nakapag-video nung actual na gumagalaw itong mga upuan kasi hindi ko dala yung gimbal. And, kung hindi ko man mabitawan yung cellphone, talagang mauga siya guys. Yayanigin talaga yung mundo mo. So, baka hindi nyo rin ma-appreciate yung video. But, nag-research tayo. Huwag kayong malungkot. So, ipapaliwanag ko sa inyo further kung paano gumagana itong mga ito para ma-excite din kayong manood at itry ang 4DX. So, based dito sa material na nakuha natin, credits to the true owner. So, ito yung mga senses and effects na binibigay ng 4DX to appeal to our fourth dimension. So, hindi lang siya sa eyes and sa ears. But even to our motion senses. So, ayan, tumatalbog-talbog yung upuan, gumigilid-gilid, bumabangking-banking. So, totoo yan. At hindi yan ganyan ka-gentle pag sa actual. Meron nga iba natapon yung mga popcorn nila kaka-start pa lang. Parang narinig ko, pag alis namin, ang dami ng popcorn dun sa ano eh, lapag eh. So, hawakan nyo mabuti yung mga pagkain nyo pag dito kayo nanood. So, yun. Itong plastic protruding dun sa ibaba nung upuan. Hindi lang pala yan parang pasobra, no? So, tickler pala yan. Makikiliti ka dapat kung naka-shorts kayo. Ayan. So, ito yung pinaliwanag ko kanina na merong lumalabas na hangin para sa mga mukha natin. Gumagana yan kapag ang eksena malapit sa beach or nasa dagat. Yung eksena. So, sumasabay yung hangin sa loob. Nagkakaroon ng fog pag merong barilan, banggaan, may mga explosion dun sa eksena pinapanood natin. May hangin kapag talagang malakas yung hangin sa pinapanood natin. So, para talagang nandun sa loob. Ayan. Nung movie na ating pinapanood, parang kasali tayo dun. Ayan. Walang rain, ano, kasi mababasa yung mga upholstery. So, fake news yan. Mist lang, mist. Merong konting strobe, pero hindi ko mapansin kasi halos sumasabay talaga siya dun sa lighting nung scenes ng movie. So, ganyan siya overall. Ganyan yung paggalaw niya. Talagang synchronized siya. Depende dun sa eksena. Well, huwag kayo matakot kasi hindi naman siya gumagalaw all throughout the movie, no, na 2 oras. May mga parts lang, yung mga intense parts, mga action-packed na mga parts ng movie, doon siya magre-react yung mga upuan. Ayan. Sa una, nakakalula, honestly. Pero ang technique is, tutigan nyo lang maigi yung screen habang gumagalaw yung mga upuan. Hindi nyo na ma-realize na talagang nakakalula or nakakahilo. Ayan.
Okay, so dito tayo sa CR muna, no? Just in case tanungin nyo, nasaan yung CR? Wala siya sa loob ng theaters. Nandito siya, may common toilet sa lobby. And what we're looking at right now is the male toilet section. Malinis siya at maliwalas. Knowing Ayala Malls Cinema siya. Automatic yung kanilang soap dispenser. Gumagana ang kanilang sensor pagdating sa faucet. Yan. Maraming tissue. At merong dryer, hand dryer. Medyo makalat lang, no? So, given na yan kasi limang theaters yung gumagamit sa isang common toilet area. Yun. At least hiwala yung boys sa girls. So, yun lang importante dun. Overall, we'll give this 4DX Cinema 4.5 out of 5 stars as it is unique with its Rialto experience extended to the full length of the movie you are watching. Plus, the ticket price already includes popcorn and drinks, so sulit na rin. Exception lang kung mahiluin ka, hindi mo talaga siya ma-appreciate. So that's it. I hope you enjoyed this video and please subscribe to our channel for more of our upcoming episodes. Until next time, mga kakampo, God bless!